Morning guys, nandito naman tayo sa panibagong video na kung saan ituturo ko sa inyo ang tamang pagmamaneho at paggamit ng sasakyan. So una, dito po tayo ngayon, dito. Unang-una po natin gagawin is i-check po natin yung oil. Yan. Pagbago pa po, nakikita niyo po, eh marami pa siyang langis. Check din natin yung baterya. Yan. Check din po natin yung mga brake fluid. Yan. At check din po natin yung mga radiator. Ito yung power steering fluid. Titignan din natin. Yung tubig sa radiator, ito okay pa. Ngayon, unang-una po, bago kayo mag-start ng sasakyan at aalis, iikutin niyo po muna ang inyong sasakyan bago niyo buksan. Yan. Titignan niyo po ito kung may damage. Kung saan nakaparada po kayo. Katulad niyan. Iikutin niyo po muna. Yan. Yan. Iikutin niyo po muna ang ganyan. Ganyan po. Ngayon kung wala naman po, magpro-proceed tayo sa loob na kung saan ituturo ko sa inyo ang tamang pag-start ng automatic at paggamit. So nandito po tayo ngayon sa loob ng sasakyan. Unang-una, i-depress po natin yung preno. Yan, nakalagay po dyan, depress brake and then start engine, nakalagay dyan. So start po natin. Yan, naka-start po. Huwag po tayong basta-basta mag-engage ng cambio pagka-start kasi masisira po ang cambio. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung ano-ano mga gamit ng mga nandito sa loob ng isang automatic na sasakyan. Considered na to na 4MATIC. Ito po isang Toyota Fortuner. Yan, makikita nyo po. Ito po makikita nyo, park. Ang ibig sabihin po ng P, park, R, reverse, N, neutral. Makikita nyo po dito D, tapos S. Ang ibig sabihin ng D, drive, tapos yung S, sports. Yan, makikita niyo po dyan. Kung i-engage po natin sa reverse, ito ay paatras po yan. Palagay. Yan. Tapos kung sa drive naman po, ganun din po. Drive. So bago po tayo umalis, kailangan isit po natin ng mabuti ang ating upuan. Na kung saan komportable po tayo. Titingin po tayo sa kaliwat kanan ng salamin. Yan. Ganyan po. Tapos i-adjust po natin ang ating upuan kung saan bagay po tayo magmaneho komportable. Ngayon ituturo ko rin po sa inyo kung ano ang magagamit ng nasa monobela ng mga bagong sasakyan. Katulad po nito, ito po ay cruise control na pwedeng mag-set po kayo ng inyong takbo. Halimbawa po, tumatakbo kayo ng 100, iseset nyo po siya ng 100 at bibitawan nyo na po yung silinyador. Tapos ito rin naman po yung close nya, i-close nyo po siya. Yan. Kung halimbawa naman po, pag start nyo ng umaga eh gusto nyo kagad tumakbo ng 100, di restore nyo lang po. Yan. Tapos ito naman po ang tinatawag na book. Pag pinindot nyo po ito, lalabas po ganyan. Makikita nyo po yung mga menu nya dyan, current, messages, kung may alarm. Kung halimbawa naubusan na po siya ng langis, mag-alarm po siya dyan. Wala na po siyang brake fluid, mag-alarm din po siya dyan. Wala siyang tubig sa wiper, mag-alarm din po siya dyan.
Tapos po, dito naman po yung settings. Yan. Ito po ang tinatawag na book. Makikita nyo po lahat dyan sa dashboard. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung ito naman po yung fuel consumptions. Makikita po natin dyan, medyo malakas po siya. Diba po? Ito yung eco indicator na kung saan ini-indicate niya po dyan kung paano kayo mag-costing ng inyong diesel. Dali lang naman po pag-costing ng diesel. Kung napapansin niyo po, meron naman din po ditong plus at saka minus swing. Ito, ginagamit po to sa pagdagdag ng gear. Kung tinatamad po kayo sa sports dito na lang sa Manabela, dadagdag po kayo ng gear. Ganyan. Gaganyan na lang po. 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Ganun din po pag nagbawas kayo ng gear dito sa kabila. Ganyan po ang tamang paggamit niyan. Ngayon, pagkababa po nyo ng sasakyan at pinatay nyo ng sasakyan, huwag nyo pong kakalimutan na patayin ang aircon. Kailangan patayin nyo po ang aircon. Yan. Papatayin din po ninyo ang radyo pag bumaba, bago nyo po patayin ang sasakyan. Kasi kaya ko po nasabi yun, dahil pag start nyo po ng umaga, ay masisira po yung baterya, mapupersa po yung baterya. Ano po? Tapos ito, ang gamit naman po nito, ay fold, pag-fold ng side mirror. Ito naman po, yung adjustment ng side mirror kung saan po kayo komportable. Siyempre ito, alam na po natin to sa power window po ito. So, yan lang po. Tsaka may dalawang mode ang mga automatic ngayon, katulad po nito. May power mode tsaka eco mode. Kung dito sa city driving, dito lang po tayo sa eco mode palagi. Hindi naman po kailangan na gumamit tayo ng power mode, kasi parang over, pinaka-overdrive po ito. Yan. Naka-eco mode lang po tayo palagi. Yun lang po ang suggestion ko. Yun po ang pinakamaganda. Ngayon, ito naman po yung sensor. Kung atras kayo o abante o may masasagi kayo, mag-a-alarm muna ito. Yan. Mag-a-alarm po muna yan. Pagka may ano. Pero sa akin po, tawa ng Diyos, eh wala pa naman. Ito yung wiper. Ito yung sa likod pag pinihit. Ito rin naman po yung wiper sa harapan pag in-adjust. Ngayon, ito naman po, naka-auto rin yung ilaw. And automatic na po siya. Pag dumilim, iilaw na rin po siya mag-isa. Ganun po yun. Nandyan po yung high beam at saka low beam. Ito naman po yung hazard light. So, bago po kayo magmaneho at umabante, huwag niyo pong kakalimutan mag-seatbelt. Tulad po na sabi ko, ang seatbelt po ay malaki ang naitutulong niya sa isang pagmamaneho, sa isang crash. So, mag-ingat po tayo lahat sa ating pagmamaneho. So, hanggang dyan lang po muna ang may papayo ko. Abangan po ang mga susunod ko pang video para ma-update po kayo. Please like, share, and subscribe po. Salamat po.